Ano ka? Gara pala na ba ito? Nilimas mo na yung kaba ng bayan? Nagdusa ang mga kababayan mo? Gusto mo pang nakawin? Pati kaharian ko? Ano ka? Hilo? Ano ka? Sinuswerte? Hello, 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 well, sa inyo mga kapatid. Ito po kami ni Ate Leia at nagmamarites. So, ito na nga mga kapatid. Ang pag-uusapan ay tungkol sa pari na walang ginawa kundi siraan ang siraan. Si Bongbong Marcos, sabi niya, magnakaw. Sabi niya pa, ano ka? Hilo? Panoorin niya yung paring to, nakakaloka siya. Nakakasyokot siya kasi yung mata niya na gano'n nilisip mga kapatid. Ano ka? Hilo gano'n? Alam ko ba, bakit yung lumang issue na ang ibinawat na kay Bongbong, wala bang bago? Luma na yon, dapat yung bago naman, humanap kayo ng bagong chika na pwede niyong ikulapo sa pagkatao ni Bongbong para masira niyo si Bongbong. O, wag yung dati na luma na yun eh. Katatay pang issue yun eh. Dapat yung luma na, ay bago naman no. Diba Ate Leia? O, dapat yung ano na, dapat yung ano naman, yung bago namang chika. Father, ano ka ba father? Ang taray mo ha, father? So tara lang kami, panoorin lang natin ang chika ng mataray na paring Ites. Ito ka, Hilo? Paraiso ba? Para sa mga magnanakaw, ang sagot, wala, at isang malaking wala. Yan ang sinulat ni San Pablo sa taga-Corinto. Ang mga magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nakapagtataka na isang magnanakaw, umiling sa ating Panginoon, Panginoon, huwag mo naman akong kalimutan sa iyong kaharian. Sinagot ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Huwag kayo magkakamali, ang Diyos nakita ang pagnanakaw ni Dimas. Pero may higit pa, si Dimas, inamin ang kanyang pagnanakaw. Siya pa nga nagsabi, marapat dapat lang akong maparusahan kung krimen kong ito'y akong gumawa at dapat lamang akong magdusa. Tinignang mabuti ng ating Panginoon ang kataimtiman ng puso ni Dimas at mayroong isang katangiang lumutang, lumitaw na buong ningning. Ano yon? Kasi Dimas, oo nga't magnanakaw ay isang dukha. At yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang bumibitaw ng pangako sa mga dukha. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi niya, papapalad kayo mga dukha sapagkat para sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa mga tweet, ang kaharian ay napasa kay Dimas, hindi sapagkat siya'y magnanakaw, hindi sapagkat siya'y dukha. At sapagkat siya'y dukha, marapat dapat lamang siya sa awa ng Diyos. Sapagkat ang katarungan ng Diyos sa mga dukha ay awa. Ang mga dukha ay walang lugar kahit saan. Squatter, nanganganib lagi sa demolusyon o hinihipan ng malakas na hangin kung saan ipadpad ng kalamidad. Wala silang lugar sa mundo, pati pabarman sa langit, squatter pa rin sila. Nasaan ang katarungan ng Diyos kapag ka nagkatanyan? Wala rin sila sa puso ng mga tao. Sino sa atin ang gusto makipagkaibigan sa mga mahihirap? Sa mga dukha, sino? Kinahihiya natin at iniiwas-iwasan. Sino ba ang makakagusto sa mga tao? Utang ng utang. At hingin ang hingin. Yan ang ating iniiwasan, diba? Paano natin isasama ang mga dukha sa sosyalan? Sa itsura na lang, gustusin. Hindi makapagsalita ng English. Mababa ang pinag-aralan. Kung meron man, tingnan mo sunog sa araw. Hindi man sunog sa araw, may sakit sa balat, galisin. O kung meron pa ang karamdamang nakakahawa. Sino gustong makihalo dyan? At pag ang dukha ay nagigipit, sino ang susulingan? Meron nga sana ang ahensya. Meron nga sana mga tao na tinakdasan ang tumulong sa kanila. Pero alam nyo, ang kawang gawa ay isang malaking racket. Yung pondo na dapat sana'y magbibigay sa kanila ng bahay, napupunta sa bulsa. Kanino? Hulaan nyo. Yung mga sanang pampatid ng kanilang gutom, akarumpot na dapat sana'y tinatamasa ng mga dukha, ay nawawala pa. Ay alam nyo, pag ang mga dukha ay nagigipit, isa lamang ang namumutawi sa kanilang mga labi. Diyos ko. Kaya sino yayakap sa kanila? Kayo? Ako?
sino? Diyos lamang. Kaya si Dimas, nagnakaw nga siya, subalit alam niyang ang napunsog sa kanya nung pagnanakaw ay kanyang pagkadukha ay nagkaroon ng lakas ng loob na magpaampun sa Diyos. Naawan niyo! Siya ay isang dukhang magnanakaw. May dukhang magnanakaw? Mayroon din bang mayayamang magnanakaw? At yung bang mayayamang magnanakaw ay mayroon ding paraiso? Sagot! Wala, wala, at isang malaking wala. Bakit? Sapagkat ang pagnanakaw ng mayayaman ay parang cancer. Nagsisimula sa isang maliit na bukol pagkatapos ay lumalagan na hanggang lamunin ang buong lipunan. Abnormal! Nataman ng cancer growth, abnormal. Saka'y makakikita ang isang taong dalawa lang ang paa, 1,000 pares ng sapatos. Tao ba yan? Nagpaalupihan. Di ba abnormal? Saka'y makakakita ang isang pamilya, ang nubo isang nanay, isang tatay, tatlong anak, pero ang bahay ay nakatilik sa isang lupain kasing laki ng Makati. Ano naman yan? Buhay pa, nakatira na sa Memorial Park. Nakalimutan ng mga taong mayaman ay nagnanakaw pa. Ang buhay sa daigdig ay isa lamang paglalakbay. Kaya travel light, sapagkat yung kahuli-hulihang customs at kahuli-hulihang airport, sobra higpit. Pagpasok mo doon sa tarangkahan ng langit, makakakita ka ng karatula. Nakalagay, dito, pasahero lang ang tinatanggap. Walang bagahe. Ugat ka, nilang sa mundo. Humat ka rin! Nalilisan dito. Kaya pag pumunta kayo sa langit, ang dami nyo dalang mali-maletang buwarta, eh haharapin kayong katanungan. Aanin nyo yan dito. Aanin nyo. At isa lang ang sagot. Panggato, panggato. At sino'y gagato dito? Your guess is as good as mine. Kaya yung mga mayamang magnanakaw sa atin, huwag niyong akalain na magagawa niyong reference si Dimas pag kayo kumakatok na sa langit. At masasabi niyo, may naunan ang magnanakaw dito, nakapasok na. Baka magitla kayo, matismaya sa isasagot ni Kristo. Hindi, ngayon, isasama kita sa paraiso. O ano mga kapatid, enjoy ba kayo sa video ni Father? Nakakaloka siya, di ba? O sabi niya kay Bagong, magyanakaw. Ano ka? Hello?